Hello everyone! Welcome back for another video. So for today's video ay i-update ko kayo sa kaganapan doon sa aming dream house. Itutour ko kayo kung ano nang itsura ng aming bahay sa ngayon. So pasensya na po kayo sa medyo matagal na pag-upload dahil napaka-busy talaga ng aking buhay. So tara guys! So guys, ito na yung itsura ng aming bahay ngayon. So mula dito guys, pansamantala dito muna kami dumadaan kasi yung original na daan papasok ay doon pa. Ayan guys, dito kami dumadaan paakyat sa matarik na area na to. So yon. At yan. So dito makikita nyo, ayan, meron ng extension at may bintana na rin. So yon. At yan, meron ng bubong. So natapos na namin yung bubong. At yan. So bali ito yung likod ng bahay namin. So nandito yung tangke. Tapos na rin siya guys. Talagang pangmatagalan na septic tank. So ayan guys, nakikita nyo naman yan. Huhukayin pa namin yun hanggang dun sa likod. Ayan, medyo nakakapagod pa yan, hukayin. Talaga namang matigas yung lupa na yan. So ayan, hanggang dito pa yung pagbubungkal namin guys. Hindi pwedeng ganito kanipis yung lupa sa aming bubong dahil baka dyan dadaan yung mga magnanakaw or mga masasamang loob akit dun sa bintana namin. So ayan, ang sikip ng daan, so kailangan talagang luwagan kapantay doon. So pasok na tayo dito. Sa park na to guys, ayan, sa front yard garden namin, ito yung pinaka favorite kong area sa ngayon dahil gumawa kami ng garden. Ayan, medyo lumalago na sila at talagang fruitful. Tingnan nyo naman, di ba? So yan yung pinakakaabalahan ko kaya hindi ako nakakapag vlog. So mula dito sa parang entrance, yung una mong makikita ay ang laundry area syempre. So pwede namang i-extend ang laundry area hanggang dito kung gugustuhin, kung masikip dyan. So syempre itong wall na to ay hanggang doon sa hanggang dyan yan sa doon, kapantay dito. So yun, at dito yung magiging entrance. So pagpasok mo dito guys ay syempre bubunga sa'yo ang aming dirty kitchen. Ayan. So magkakaroon kami dito ng lavatory or sink. So dito yung hugasan at dito kami gagawa ng lutuan, yung charcoal stove at saka kahoy na stove. So yon. At dito naman guys ang aming common CR. Ayan, katamtaman lang yung laki para naman hindi masikip. So tara, pasok tayo. So by the way guys, yung flooring na to ay ito yung bunga ng sipag namin ni Madam Ana. So yung hollow block na to ay ako na mismo ang naglagay. Pinag-aralan ko kung paano gumawa ng asintada na yan. Pinapanood ko yung mga workers namin kung paano nila ginawa. So talagang inaral ko kung paano. Kaya nung nabuo na yung confidence ko, ako na yung gumawa. At so sa nakita ko naman ay talagang napakaganda at napabilib ako sa sarili ko dahil nakayanan ko. So dito naman guys, ayan, sa pinto papasok doon sa loob. So ayan guys. Pasok tayo dito guys sa walk-in closet.
naman ang aming walk-in closet. Ayan. So ayan guys. So bali sa area na to, kami rin dalawa ni Madam Ana yung nag-hard work nito. Kahit na hindi kami sanay sa gawaing construction, ay pinilit namin para hindi masayang yung semento na binili namin dahil baka tumigas lang at maitapon. So ginawa namin ang paraan. Kami na lang nag-flooring nito. Siyempre, nasa tamang proseso naman yung flooring namin. 1:3 yung make sure namin at talagang may bakal yan dyan. At yun, sinipagan lang talaga namin kahit hindi namin kahit hindi sana yung mga katawan namin sa paggawa ng obra na to, ay talagang pinilit namin para lang makatipid at hindi masayang yung materials na para dito. Yun. Dito sa right side na to, ito yung magiging closet ni Madam Ana. So, gagawa ako dyan ng cabinet para mapaglagyan ng kanyang mga damit. So, medyo malaki siya kumpara dito sa kabila dahil alam nyo naman, pag babae, maraming binibiling damit kahit hindi naman ganun ka-importante at hindi naman kailangan. So, kaya medyo malaki yung kailangan nilang area. Dito naman sa kabilang side ay medyo maliit yung area dahil makikita nyo naman. So estimate ay mga nasa 3 hollow block lang yung lapad at samantalang dito ay nasa 1, 2, 3, 4 na hollow block. So, medyo malapad kaysa doon. So, bali yan dyan, yung area na yan ay syempre para sa akin yan. So, gagawa rin ako ng cabinet dyan at yung ko rin ilalagay ang aking mga damit, pang forma at lahat-lahat na. So, sa tingin ko naman ay kasyang-kasya lang dyan dahil hindi naman ako bumibili kapag hindi kailangan. So, dito naman tayo. So, yung wall na yan guys hanggang doon yan sa partition wall. So, bali dito ay magkakaroon kami ng glass door para naman yung moisture dun sa CR ay hindi papasok dito sa aming damitan. At lalong-lalo na hindi direct papuntang kwarto yung amoy ng CR. Alam nyo naman guys kung gano'ng kabaho ang CR. So, ayan. So, pagpasok mo dito guys ay makikita mo kaagad ang lavatory. So, dito namin ilalagay ang aming lavatory. Ito yung lavatory namin. Ito naman yung dalawang butas na to ay lalagyan ko yan ng glass block. Parang window na papasok yung liwanag na lang. At dito sa area na to, siguro sakto naman yung meron namang salamin na saktong-sakto lang dyan sa area na yan. So, habang nagtutoothbrush ka, hindi mo na kailangan ng ilaw dahil may liwanag na nagmumula sa labas. Dito naman sa side na to ay ito yung aming shower area. Pinag-iisipan pa namin kung meron na ditong glass door. Pwede na sigurong wala ng pintuan dyan. Curtain, shower curtain na lang. So, yun yung pinag-iisipan namin. So, malalaman yan sa future. So, bali ito yung aming shower area. So, meron ng abang para sa drainage. At syempre, merong window ventilation para naman labas-pasok yung hangin. Syempre guys, dito ko nilagay sa side na to para medyo malawak ang aming shower area dahil pag naliligo ka, di ba, nag-i-enjoy ka na mag-shower. So, didipa-dipa ka, kaganun-ganun ka. So, hindi sasagi yung siko mo sa wall. Kabilang side ay dito ang aming water closet. So, sana naman may mabili kaming corner type na water closet dahil yon yung abang ng aming water closet ay pang corner. Ayan. So, maliit lang siya. Saktong-sakto lang para umupo ka sa trono pag kinakailangan, di ba? So, syempre, hindi mawawala ang window ventilation. So, yun ang update ng aming bahay. Hindi naman kami ganun kayaman para isang gawaan lang matatapos kaagad ang aming dream house dahil ang budget ay talagang mahirap hanapin. Lalong-lalo na medyo napalaki yung bahay namin sa original plan dahil maraming kung mangyari, may nadagdag. Although may nabawas pero mas mahal yung mga naidagdag kaya hindi nagkasya yung naipon naming budget. Pero okay lang yan guys dahil sa paunti-unti talagang matatapos naman to. Madam Ana ay nagdidilig na sa kanya sa aming garden. Tingnan nyo naman, napaka lusog ng aming garden guys. At unti-unti nang lumulubog yung araw. At meron kaming unlimited water source na talaga namang free.